Yo mga idol, kamusta po kayo? Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa matibay na depensa ng Ginebra kung bakit hindi ito madulog-dulog o mawasak ng Meralco Bolts. Bago po tayo magsimula, shoutout muna kay Marilyn Citanos, John Okbina, Leonel Apango. Sana mga idol, na-share nyo po itong video sa FB po natin at nakapag-subscribe na po kayo sa ating channel. Pakilike nyo na din po para sa suporta. Pwede din po kayo mag-comment mga idol. Halina at simulan natin pag-usapan sa first quarter. Sa umpisa pa lang ng laro, sobrang tinibayan na ng Ginebra ang kanilang pundasyon sa pagdepensa. Ang top of the key natin dito, si Basel Amir. Pinasa niya muna kay Hodge at ibinalik agad sa kanya. Siguro mga idol, kaya ginawa na Meralco ito na dinaan muna nila sa ball movement para lumuwag ang gitna at makapasok sila sa loob sa depensa ng Ginebra. Pagkabalik kay Amir, ginawa naman ng Ginebra, binulabog si Amir ni Aguilar. Si Tenorio naman, tamang alalay lang ng suporta, baka ibalik kay Hodge. Pero sa sitwasyon ni Amir, malabo niyang maibalik na kay Hodge ang bola dahil si Tenorio nakaabang dito. Napilitan si Amir na ibigay kay Derringer at siya ang nagpatuloy na ibigay kay Hodge. Nagawa naman na Meralco ang balak nila, pero hindi siya basta-basta makakapuntos dito. Kahit nagawa ang plano nila na makapasok sa loob, ito naman ang kontra ng Ginebra sa kanila. Base sa akin nakikita sa opensa ng Meralco, ang plano nila makascore si Hodge sa baseline, si Derringer naman sa 3-point side. Pero nabasa ito ng Ginebra or may higpit lang talaga dumepensa ang mga hari. Ganito nangyari mga idol. Dinaan nila sa post-up ni Durham kasi mga idol, kapag may pumuposte, malaki ang advantage na mapaparotate nila ang bola sa floor. Pagkapasa kay AD, tumakbo si Derringer papuntang baseline, diretso sa side corner. At sinundan naman ito ni Scotty. Mahalata nyo mga idol, kasabay na tumatakbo ni Derringer si Newsom at hindi pinasa ni AD kay Newsom kahit libre na ito. Pwede na nga tumira siya dyan eh, dahil di naman pipwesto ito sa 3-point area kung wala itong shooting. Siguro mga idol, dito sila nalata ng Ginebra. Si Hodge mga idol, sinabayan din niya si Derringer sa pagpwesto. Pumunta ito sa baseline, pagkapwesto ni Hodge at Derringer, sabay gumalaw na itong si Durham. Ito na mga idol, medyo nagkaroon ng puwang ang depensa ng Ginebra kay Hodge. Kaso akala nila hindi napansin ni Scotty ito. Pagkapasa, sabay depensa agad at hindi na nakatira o nakaporma ito. Di rin niya naipasa kay Derringer dahil alerto si Tenorio. Kaya napilitan na ilabas kay Amir, sabay depensa naman ni JB at Tenorio. Ayun, natrabi rin tuloy. Papakitaan naman tayo ng malupit na depensa ni MC47. Na kay RDO ang bola, ang kabantay naman ni Kagiwa itong si Lanete. Ang plano ng Meralco, mag-set sila ng 3-point shots para kay Lanete. Pagtakbo ni Lanete, nag-double screen ang Meralco dito. Si MC47 binalahan or hinarangan ng dalawang player. Kahit ginawa ng Meralco ito kay Mark Kagiwa, hindi pa rin nakaporma si Lanete sa kanya. Sumalaksak na lang ito. Kahit napikean niya si Mark Kagiwa, ang ganda naman ng support ni Greg Slaughter sa kanya. Butata ang inabot ni Lanete. Dito naman gumamit ang Meralco ng pick and roll, pagkat sa loob at ball rotation, pero wala nangyari. Ganito ang ginawa ng Ginebra kung paano nila na-control ito. Magsimula tayo dito. Ang top of the key natin, si Amir. Pagsugod ni Amir habang nakascreen si RDO, mag-try sana sila ng pick and roll, pero hindi ito nakaporma dahil nakaharang agad si Ferrer. Ipapasa sana ni Amir, pero nagdalawang isip ito na makita niya higpit ng depensa ni Sol Mercado. Nahihirapan na rin makahanap ng papasahan si Amir dahil sa higpit din ng depensa sa kanya ni Ferrer. Sumubok na lang ibang paraan ng Meralco, nag-cut na si Derringer, hindi pa rin ito nakatira. Linabas na lang niya kay Amir at titira sana ito, pero nakarecover agad si Ferrer. Nag-ball rotation ng Meralco dito at ang bagsak ng bola sa hindi pa masyadong shooter sa 3-point area. Ito nga si Hodge.
ang pick and roll ni Newsom at Hutch, naka-recover agad sa kanila si Brownlee. Kaya hindi naka-ubra ito, pinasa na lang niya sa side corner kay Dellinger. Hindi rin ito nakatira kay Japet, sinubukan naman nila sa post-up sa may cut ni Amer. Pero useless lang ang lahat ito sa depensa ng Ginebra. Sa nakita nating best defense ng Ginebra, ipinapakita lang sa atin ang dahilan kung bakit hindi manalo-nalo sa finals kontra sa barangay Ginebra. Makikita mo naman talaga ang pagdepensa ng Ginebra. Talagang napakakunat o napakatigas o hirap tibagin o durugin ang depensa nila. Hindi makapasok, pagod na ang player bago makapuntos, minsan wala pa. Kayo mga idol, napahanga ba kayo sa ginawa ng Ginebra dito? Comment nyo lang po at babasahin natin yan. Hanggang dito na lang po tayo mga idol. Sana nag-enjoy po kayo sa video natin ngayon. Sana din nakapag-subscribe na po kayo sa ating channel. Ako po ulit si JPReyosa. Ang magpapaalala palagi sa inyo, ingat po tayo. And God bless. Bye-bye.